Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 5. Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan at ikiling mo ang iyong pakinig sa aking kaunawaan upang iyong mapansin ang pagpapasya at upang ang iyong mga nabi ay makapag-ingat ng kaalaman. Sapagkat ang mga nabi ng kakaibang babae ay pumapatak na parang pulot pukyutan at ang kanyang bibig ay makinis kaysa sa langis. Ngunit ang kanyang wakas ay mapait na parang wormwood, matalas na parang tabak na may dalawang talim. Ang kanyang mga paa ay bumababa sa kamatayan, ang kanyang mga hakbang ay umahawak sa impyerno. Maliban na iyong pag-isipan ang landas ng buhay, ang kanyang mga lakad ay nagagalaw upang hindi mo malaman. Dinggin mo ako ngayon, o kayong mga anak, at huwag himiwalay sa mga salita ng aking bibig. Ilayo mo ang iyong lakad sa kanya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kanyang bahay. Baka ibigay mo ang iyong karangalan sa iba at ang iyong mga taon sa malupit. Baka ang mga estranghero ay mapuno ng iyong kayamanan at ang iyong mga pagpapagal ay mapunta sa bahay ng isang estranghero. At ikaw ay magdadalamhati sa huli kapag ang iyong laman at ang iyong katawan ay natupo. At iyong sabihin, paanong kinapuutan ko ang turo at hinamak ng aking puso ang saway? At hindi ko sinunod ang tinig ng aking mga guro o ikiniling man ang aking pakinig sa kanila na nagtuturo sa akin. Ako ay halos nasa lahat ng kasamaan sa gitna ng kongregasyon at kapisanan. Uminom ka ng tubig sa iyong sariling balon at ng tubig na umaagos mula sa iyong sariling balon. Hayaang kumalat ang iyong mga bukal at ang mga ilog ng tubig sa mga lansangan. Hayaan ang mga ito ay sa iyo lamang at hindi sa mga estranghero na kasama mo. Pagpalain nawa ang iyong bukal at magalak ka sa asawa ng iyong kabataan. Hayaang maging gaya siya ng mapagmahal na usa at masayang usa. Hayaang mabusog ka ng kanyang mga dibdib sa lahat ng oras at lagi kang mabighani sa kanyang pag-ibig. At bakit ikaw, anak ko, ay mabibighani sa isang hikilalang babae at yayakapin ang dibdib ng isang estranghero? Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang pinagbubulay-bulay ang lahat ng kanyang lakad. Ang kanyang sariling mga kasamaan ang kukuha sa masama at siya'y hahawakan ng mga tali ng kanyang mga kasalanan. Siya ay mamatay na walang turo at sa kadakilaan ng kanyang kamangmangan ay maliligaw siya.